at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't inirang tawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus
kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniyutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo ang lahat. Tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung ano ang araw, paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kaniyang Panginoon sa ibang alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karapantang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng ngayon sa pagbalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng kaniyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa kayo bago makabalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa alipin at makikipagkain at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon
sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangi siya at mangangalit ang kaniyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nais pong ipaalala sa ating ebanghelyo, ang pagdating ni Jesus ay maaaring mangyari ng biglaan at sa sandaling hindi natin inaasahan. Kaya nga po gumamit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ng isang imahe sa konteksto ng isang magnanakaw. Sinabi ni Jesus, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Marami pong pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nabibigla. Minsan hindi mo inaasahan ang pagdating ng isang bisita na hindi man lang nagpasabi sa iyo. Kaya naman, natataranta ka nung siya'y dumating. Minsan, nagugulat ka rin sa biglaang pagtaas ng iyong electric bill. Minsan sasabihin mo kung kailan nagtipid saka lumaki ang electric bill. May mga pagkakataong hindi ka naman makapaniwala sa biglaang pagkamatay ng iyong kaibigan o mahal sa buhay. Bahagi ng ating buhay na ata na tayo ay minsan nabibigla. Subalit, ngayon pa lamang ipinapaalala na sa atin sa Ebanghelyo na kung sakaling dumating man ang ating Panginoon, anumang araw o anumang oras, dapat huwag na tayong mabibigla. Bakit? Dahil tunay at totoo na darating ang Panginoon. Maaaring hindi natin alam ang eksaktong oras, araw at petsa. Pero ang katotohanan, ang ating Panginoon ay muling magbabalik at siya ay darating. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung may isang salita ang nais ipahatid sa atin sa araw na ito, ito ay ang salitang paghahanda. Uulitin ko, paghahanda. Akmang-akma ang paborito nating kasabihan. Kung may tiyaga, may nilaga. Kung may isinuksok, may madudukot. Nagpapaalala ito na kung tayo ay maghahanda, may nakaalaang gantimpala sa atin. Kung tayo ay maghahanda, hinding-hindi tayo mabibigo. Kung tayo ay maghahanda, hinding-hindi tayo mabibigla. Kaya nga po bilang paghahanda, mahalagang sinusuri natin ang ating mga sarili sa araw-araw. Paano po ba natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga yaman, ang mga karanasan,
ang mga ugali na mayroon tayo. Kung tayo po ay tapat at matalinong alipin na binanggit ni Jesus Nazareno, marunong tayo dapat maghanda at marunong din tayong magpahalaga. Paghanda at pagpapahalaga. Maliwanag dapat nating ihanda ang ating mga sarili sa araw-araw. Hindi lang sa makamundo o pisikal na paghahanda, ngunit higit sa lahat, ang paghahandang espiritual. Uulitin ko po, paghahandang espiritual. Yung masiguro nating pinagsisikapan natin na magkaroon tayo ng malinis na kalooban at matibay na pananampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At higit sa lahat, marunong tayong magpahalaga sa mga bagay, yaman at karanasang ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa atin. Hindi naman kailangang marami tayong ari-arian upang maging masaya sa mundong ito. Ang talagang mahalaga, marunong tayong magpahalaga kahit na sa kakaunting mayroon tayo. Marunong tayong kumilala sa Diyos na siyang bukal at pinagmulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na dumarating sa ating buhay. Marunong din tayo dapat magpasalamat kahit na sa panahon na tayo ay nahihirapan at sinusubok ng matinding problema. Dahil alam natin sa kaibuturan ng ating mga puso, hinding-hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil sa bawat araw, sa bawat pagising natin, umulan man o umaraw, minamahal tayong lagi ng ating Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kaniyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kaniyang mahal na anak. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, bagkos higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad, naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao,
naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Kalakip ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Sitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampamalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa piling niya.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam na nila ang kanilang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.